Sa masiglang lungsod na ito, maraming mga kwento ang hindi pa natutuklasan. Ngayon, dadalhin ko kayo sa kwento ng dalawang espesyal na kaibigan, ang kwento ni na Brownie at Muley. Isang matapang na asong gala at isang matalinong pusang gala, ang kanilang pagkakaibigan at mga pakikipagsapalaran ay humarap sa lahat ng hirap at sa huli ay natagpuan ang tunay na tahanan. Sundan natin ang mga yapak ni na Brownie at Muley, maranasan ang kanilang mga hirap at kaligayahan, at madama kung paano maipakita ng mundong ito ang init at pagmamahal sa mga hindi inaasahang paraan. Sa isang sulok ng masiglang lungsod na ito, isang maliit na anyo ang kapansin-pansin, nag-iisa. Si Brownie, isang asong minsang minahal, ngunit kalaunan ay iniwan, nagsimula ng kanyang buhay bilang isang gala. Sa isang katulad na kapalaran, ngunit sa ibang lugar. Si Muley, isang matalinong pusang gala, naghahanap ng pagkain sa tabi ng basurahan sa isang abandonadong palengke, at aksidenteng nakilala si Brownie. Isang pagkakataong pagkikita ang nagdulot ng hindi inaasahang pagkakaibigan. Sa lungsod na ito, natagpuan ni na Brownie at Muley ang pagkakaibigan, nagsimulang mag-explore ng magkasama, at nagsalo sa munting pagkain kanilang nahanap. Gayunpaman, hindi lahat ng pagkikita ay palakaibigan. Sa isang liblib na eskinita, unang beses naramdaman ni na Brownie at Muley ang banta mula sa ibang mga hayop na gala. Isang maaraw na hapon, aksidenteng nakapasok si Brownie at Muley sa sektoryo ng grupo ng mga asong gala. Agad silang nilabo ng mga mababangis na aso at nasugatan si Muley habang tumatakas. Sa isang madilim na sulok ng bodega, nakatagpo ng kaunting kapayapaan si na Brownie at Muley. Nililinis nila ang sugat ng isa't isa at nagsasalo sa kakaunting pagkain. Sa kabila ng takot at sakit, sa sandaling ito, naramdaman nilang hindi sila nag-iisa. Sa labas ng bodega, nagdadala ang bagong araw ng bagong pag-asa. Bitbit ang sakit ng nakaraang gabi, nagsimula si na Brownie at Muley na maghanap ng bagong tahanan. Nakapunta sila sa isang tahimik na parke sa lungsod, umaasang makakahanap ng pagkain at kaligtasan. Tila nagsisimulang umiti ang kapalaran sa kanila. Napansin sila ng isang matandang nag-aalaga ng mga kalapati sa parke at binigyan sila ng pagkain. Sa kabilang panig ng parke, sinubukang hulihin ng isang batang mausisa si Muley na nagdulot ng kaunting habulan. Sa kabutihang palad, matalinong pinangunahan ni Brownie si Muley sa mga palumpong at nakatakas sila sa hirap. Sa lungsod, bagaman puno ng kawalan ng katiyakan ang buhay sa kalye, mayroon ding kabutihan. Isang street performer ang nakadiskubre sa kanila, ibinahagi ang kanyang pagkain, at pinatuloy sila sa kanyang tolda upang makasilong sa ulan. Sa isang sulok ng city center, pinilit ng biglaang pag-ulan sina Brownie at Muley na maghanap ng silong. Agad silang nagtago sa isang inabandonang underground garage, umaasang manatiling tuyo. Sa underground garage, nakatagpo sila ng grupo ng ibang mga hayop na gala. Naging tense ang unang pagkikita, ngunit agad din nagwagi sina Brownie at Muley ng tiwala ng mga bagong kaibigan sa kanilang kabaitan. Sa isang pagsisiyasat sa loob ng garahe, nasugatan si Brownie at nagiging critical ang sitwasyon. Kinailangan ni Muley na maglakbay mag-isa upang maghanap ng pagkain at tulog. Sa kabutihang palad, nakatagpo si Muley ng food station na itinayo ng isang charity organization para sa mga hayop na gala. Dito, nakatanggap sila ng pagkain at medical supplies, nagdudulot ng pag-asa at ginhawa. Bumalik si Muley na may dalang pagkain at medical supplies at maalagang inalagaan si Brownie. Sa kabila ng kahirapan, tumibay ang kanilang pagkakaibigan at naging sandigan nila ang isa't isa. Habang lumilipas ang panahon, nakatagpo si na Brownie at Muley ng ligtas na sulok sa garahe. Nagpa siyang gawin itong pansamantalang tahanan. Tahimik silang namuhay sa sulok na ito ng garahe sa loob ng ilang araw. Nagsasalo ng pagkain at kwento kasama ang ibang mga hayop na gala. Unti-unting natutunan kung paano mas mabuting makaligtas at magtulungan sa lungsod na ito. Isang araw sa parke sa labas ng garahe, nadiskubre ng isang batang babae si na Brownie at Muley. Nalungkot sa kanilang kalagayan, nagsimula siyang magdala ng pagkain para sa kanila ng regular. Habang lumilipas ang panahon, nagsimulang umasa si na Brownie at Muley sa pagbisita ng batang babae.
Tuwing siya'y dumarating, nagdadala siya ng init at pag-asa kina Brownie at Meowly. Unti-unting nabuo ang malalim na ugnayan sa kanila. Isang araw, nadiskubre ng mga magulang ng batang babae ang kanyang lihim. Sa una'y nag-aalala sila, ngunit nang makita kung gaano kamahal ng kanilang anak sina Brownie at Meowly, at kung paano magiliw na tumutugon ang mga hayop sa kanya, nagpa siya silang tumulong. Pagkatapos ng isang family meeting, nagpa siya ang mga magulang ng batang babae na opisyal na ampunin sina Brownie at Meowly. Binigyan sila ng tulay na tahanan na puno ng pagmamahal at kaligtasan. Sa araw na sila'y dinala sa bagong bahay, habang patungo sa bagong tahanan, parehong excited at kinakabahan sina Brownie at Meowly. Alam nilang ito'y simula ng bagong buhay. Pagdating sa kanilang bagong tahanan, nag-usisa at maingat nilang siniyasat ang bawat sulok. Unti-unting nag-aangkop sa kanilang bagong kapaligiran. Nakilala nina Brownie at Meowly ang iba pang mga alaga sa bagong tahanan. Ang unang pag-aalinlangan ay unti-unting naging bagong pagkakaibigan at pakikipagsapalaran, at nagsimula silang mag-enjoy at mahalin ang kanilang bagong buhay. Habang lumilipas ang panahon, minahal ng buong pamilya sina Brownie at Meowly. Naramdaman nila ang isang hindi pa nararanasang kasiyahan at seguridad. Tunay na naranasan ang init ng tahanan. Isang taon na ang nakalipas, sa likod bahay ng kanilang tahanan, ipinagdiwang ng buong pamilya ang anniversary ng pag-aampon kina Brownie at Meowly, nagdulot ng isang heartwarming na selebrasyon na puno ng pagmamahal at pag-aalaga sa bawat sulok. Naglalakad sila sa parke kasama ang pamilya ng batang babae, nag-enjoy sa sikat ng araw at kalayaan. Ang tawanan nina Brownie at Meowly ay nagiging simbolo ng kaligayahan ng pamilya. Integrate na sina Brownie at Meowly sa bagong pamilya, nagsimulang ipakita ang kanilang katapatan at tapang sa mga miyembro ng pamilya. Ginagawa nila ang kanilang makakaya upang protektahan ang mga bata, nagiging mga mahalagang tagapagbantay ng pamilya. Sa isang pagtitipon ng pamilya, naging sentro ng atensyon sina Brownie at Meowly. Lahat ng kamag-anak ay naantig sa kanilang nakaraan bilang mga gala at sa kanilang kasalukuyang kaligayahan, pinuno ng tawanan at tuwa ang bahay. Sa taglamig, naglalaro sila sa niyebe sa bakuran, nag-enjoy sa kanilang unang tunay na taglamig kasama ang pamilya. Pinagmamasdan sila ng pamilya at puno ng tawanan at tuwa ang hangin, lumilikha ng mga mainit na alaala. Isang araw, dumating ang isang bagong alaga sa bahay. Sa simula, nakaramdam ng pagkabalisa at selos sina Brownie at Meowly. Hindi sigurado kung ano ang gagawin, ngunit unti-unti, natutunan nilang tanggapin ang bagong miyembro. Paglipas ng ilang panahon, hindi lamang tinanggap nina Brownie at Meowly ang bagong alaga, kundi nagsimula rin silang mahalin at protektahan ito. Ipinapakita ang kanilang pagiging mature at inclusiveness. Minsan, sa sala, muntik nang magkaroon ng aksidente ang bagong alaga. Ginawa ni Brownie ang lahat ng kanyang makakaya upang protektahan ito, tinitiyak na walang nangyaring masama. Ang mga kilos ni Brownie ay nagdulot ng mas malalim na tiwala at pagmamahal mula sa pamilya. Sama-sama nilang hinarap ang mga pagsubok, pinalalakas ang kanilang ugnayan at tiwala sa isa't isa. Ang tahanang ito ay hindi lamang isang lugar, kundi isang kandungan para sa puso, puno ng pagmamahal at suporta. Unti-unting nakilahok sina Brownie at Meowly sa mga pang-araw-araw na gawain ng pamilya, tulad ng pagtulong sa mga bata sa kanilang pag-aaral at mga laro. Naging hindi mapapalitang bahagi sila ng pamilya, nagdudulot ng maraming sandali ng tuwa at kaligayahan. Sa isang pagtitipon ng pamilya, nagpakitang gilas sina Brownie at Meowly ng isang munting palabas, nakakuha ng masigabong palakpakan mula sa lahat. Napuno ng tawanan ang bahay at bawat sulok ay sumisingaw ng kasiyahan at pagkakaisa. Isang araw, naghanda ang pamilya ng isang espesyal na party para kina Brownie at Meowly. Ipinagdiriwang ang kanilang pagiging bahagi ng pamilya. Umaapaw ang pagmamahal at pag-aalaga mula sa bawat sulok. Ginagawang isang hindi malilimutang araw ang selebrasyong ito para kina Brownie at Meowly. Habang lumilipas ang panahon, tuluyan nang nag-aangkop sina Brownie at Meowly sa buhay pamilya. Ang kanilang presensya ay nagpayaman sa buhay ng bawat miyembro ng pamilya, pinupuno ito ng tuwa at kaligayahan. Isang taglagas, nag-enjoy ang pamilya sa mainit na sikat ng araw sa bakuran,
kasama sina Brownie at Leolie. Ang bawat mukha ay puno ng mga ngiti ng kaligayahan, ibinabahagi ang payapa at maganda sandaling ito. Ang huling eksena ay ipinapakita ang pamilya kasama sina Brownie at Leolie na nag-enjoy sa paglugog ng araw sa tabing dagat. Tinitingnan ang kanilang paglalakbay at umaasa sa hinaharap. Ang sandaling ito ay malinaw na nagpapatunay ng walang hanggang kapangyarihan ng pagmamahal at pagkakaibigan. Habang naglalaho ang paglubog ng araw, ang ating kwento ay nagtapos ng perpekto. Tapat na ninanais namin sina Brownie at Leolie ng isang masayang bagong buhay sa tahanang puno ng pagmamahal. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang bell upang hindi makaligtaan ang higit pang mga nakaka-inspire na kwento. Kita-kits sa susunod na pagkakataon.